Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na naman na binigay sa atin ng ating buhay na Diyos para tayo magpatuloy sa ating buhay at meron pa rin tayong chance na baguhin yung mga sarili natin sa mga pagkakamali na ating nagawa sa bawat araw o sa ating buhay. So this is a great opportunity again to start over and become faithful in the presence of our Almighty God. So, before ko po i-start yung aking message for today, ako nga pala is si JD Smart Enero and welcome to my YouTube channel, Bro JD Smart TV. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan na pindutin yung pulang button which is the subscribe button and the notification bell para naman maging updated ka sa panibagong video or sa mga bagong video na aking gagawin in a daily basis para naman matulungan kita or matulungan natin ang ating mga sarili para lumago spiritually and as a person or as a Christian nowadays. So, sa araw pong ito, atin pong tatalakayin ang mga katanungan kasi meron po akong serye sa buwan pong ito. Ito yung mga katanungan na ating bibigyang linaw patukoy sa paghahanap ng mapapangasawa or makakarelasyon natin or maging partner sa ating panghabang buhay dito sa sanlibutan. So sa gabi pong ito, atin pong tatalakayin ang katanungan, paano ko malalaman na natagpuan ko na ang perpektong asawa para sa akin? So, ito talaga yung mga question natin, no? Kung ang kasintahan ba natin ngayon is ito na ba yung perpekto na tao na binigay sa atin ng ating Panginoon? So, sa araw pong ito, atin pong bibigyang linaw at sasagutin po natin yan ang katanungan, paano ko malalaman na natagpuan ko na ang perpektong asawa para sa akin? So, sinasabi sa Biblia or tinutukoy sa Biblia na hindi tinatalakay sa Biblia kung paano makikita ang isang perpektong asawa or particular na tinukoy kung sino ang tamang makakasama sa buhay ng isang Kristiyano. Ang isang tiyak na tinuturo ng Biblia ay hindi tayo dapat mag-asawa ng isang hindi mananampalataya. Ito'y makikita sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 15. Ipinaalala sa atin ng unang Korinto 7:39 na kahit na malaya ang isang mananampalataya na mag-asawa, dapat siyang mag-asawa ng isang taong katanggap-tanggap sa Diyos o ng isang Kristiyano. Bukod dito, tahimik ang Biblia kung paano malalaman na ng isang mananampalataya kung ang kanyang mapapangasawa ay ang tamang tao para sa kanya. Bakit kaya hindi iniisa-isa ng Diyos sa atin kung ano ang dapat hanapin sa isang mapapangasawa? Bakit wala tayong mga particular na katuruan sa importanteng isyo kung sino ang perpektong asawa para sa atin? Ang mga Kristiyano ay nararapat na maging pareho ang pag-iisip sa mga importanteng isyong tulad nito, na kung ang dalawang Kristiyano ay nakataga o nakatalaga sa kanilang buhay, may asawa at sa pagsunod kay Kristo, sila ay nagtataglay ng mga kinakailangang sangkap upang matagpuan o mapagtagumpayan. Gayunman, dahil sa ating lipunan ay umaapaw sa mga nagkukunwaring Kristiyano, isang matalinong pagpapasya na gamitin ang malalim na pagkilala sa isang tao bago magdesisyon sa isang panghabang buhay na relasyon ng pag-aasawa. Matapos makita ang oportunidad or prioridad sa buhay,
ng isang na pipisil para maisang dibdib or makaisang dibdib kung siya ay tunay na itinilaga niya ang sarili para kay Kristo. Ang mga hinihinging kondisyon ay mas madali nang bigyang pansin. Una, dapat na natitiyak ng isang Kristiyano na handa na nga siyang mag-asawa. Dapat na sapat na ang gulang ng isang tao upang mapaghandaan niya ang kanyang ngayon at bukas na handa na siyang magtalaga ng kanyang sarili sa pakikisama ng isang tao sa kanyang buong buhay. Dapat din na kilalanin na ang pag-aasawa ay nangangailangan ng sakripisyo at hindi pagkamakasarili. Okay? So, bago ang pag-aasawa, ang magkasintahan ay dapat na pag-aralan ang tungkulin at gawain ng bawat isang bilang asawang lalaki at bilang asawang babae. Ito'y makikita sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 23. Ito rin makikita sa Unang Korinto 7:1 hanggang 16, Colossians 3:18-19 and Titus chapter 2 verse 1 to 5 and Unang Pedro 3:1-7. Ikalawa, dapat na tiyakin muna ng magkasintahan na kilala na nila ang isa't isa at naglalaan sila ng sapat na panahon bago pag-usapan ang kanilang kasal. Dapat nilang obserbahan kung ano ang kinikilos ng bawat isa or ng bawat isa sa iba't ibang sitwasyon. Kung paano sila kumilos sa presensya ng pamilya at kaibigan at anong uri ng tao ang kanilang pinakikisamahan. Ang pag-uugali ng isang tao ay naiimpluwensyahan ng kanyang mga kasama. Ito ay makikita sa Unang Korinto 15:33. Dapat na magkasundo sila sa isyo ng moralidad, pananalapi, pagpapahalaga at pagpapahalaga sa pag-aalaga ng mga anak, pagdalo sa pananambahan at pagkikilahok sa gawain ng iglesia. Relasyon sa kapwa or sa gawain sa iglesia, relasyon sa mga pamilya ng bawat isa at sa isyu ng pagtatrabaho. Ang mga aspektong ito na namumuhay ay mga potensyal. Okay? So, ang aspektong ito ay pamumuhay ay mga potensyal na pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa at nararapat na ikonsidera bago ang pag-iisang dibdib. So, ito talaga, no? Dapat talaga ipag-usapan muna ang mga bagay ito kasi this is the real potential na pinagkukunan ng unang ng away ng mag-asawa ang mga gawain, mga gawain sa pagsamba, gawain sa iglesia, pagtatrabaho at financial. Dapat talagang pag-usapan ito at bigyang linaw muna. Sa uli, ang magkasintahay na nagpaplanong magpakasal ay nararapat na dumaan muna sa paghingi ng payo at kaalaman mula sa kanilang pastor o sa isang nagsanay na Kristiyanong tagapagpayo. Sa pamamagitan nito, matututo sila ng mga mahalagang kaalaman upang magtayo ng isang matagumpay na pamilya na si Kristo ang pundasyon. Matututo rin sila kung paano haharapin ang mga problema na tiyak na darating sa kanilang pagsasama. Kung dumaan sa mga pamantayang ito, ang magkasintahan, nakahanda na sila na ipanalangin
ang kanilang pagharap sa matrimonyo na kasal. Kung masugid nating hahanapin ang kalooban ng Diyos, ituturo niya sa atin ang tamang landas. Ito'y makikita sa Kawikaan 3:5-16. So, ito talaga'y malalaman natin, no, kung atin talagang hahanapin ang kalooban ng Diyos patukoy dito sa aspekto ng pag-aasawa. God will really help us. God will really give us the sign and wisdom na ang taong ito o ang taong ating makakasama habang buhay ay siya na or ikaw ba ang taong nararapat para sa kanya. Dapat nating kilalanin muna yung ating sarili kung tayo ba ay nakasentro or ang ating bang puso or ang ating pagsamba ay nakasentro na ba sa ating buhay na Panginoon. Kasi pag si Kristo na ang nakasentro sa ating buhay, siya na ang handang gagabay sa atin sa anumang pagsubok, sa anumang desisyon na ating gagawin, lalo na sa desisyong ito na hahanap tayo ng makakasama pang habang buhay sa ating buhay. Ito ang sitwasyon ng pag-aasawa. At sana ay meron ka pong natutunan sa mensaheng ito na hindi talaga basta-basta ang pag-aasawa. Dapat talaga itong pagdesisyonan at atin talagang isuko sa Diyos ang lahat ng bagay para ito na may hindi natin pagsisihan sa bandang huli. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para naman maging updated ka sa mga bagong mensahe na aking gagawin. To God be all the glory.